Good morning, good afternoon, and good evening, online buddies. I would like to share an information today. So let's begin. If you see your child earning 90s in his or her academic performance, pay more attention. This is an indication that he's performing well in school. He may be called as high achiever. Hindi ka ba masaya kapag yung anak mo, nakita mo yung grades niya, nakita mo yung card niya ay may mga matataas na grades per subject. Okay, be happy because this is an indication. Ito ay isang pagpapakita lamang na yung anak mo ay nag-aaral mabuti sa paaralan, nakikinig sa kanyang guro. So remember that in K-12, the grades of a child are composed of written works, performance, and quarterly tests. May tatlong bagay na dapat i-comply ang isang mag-aaral sa loob ng klase. In fact, all things happen inside the classroom are set and to be computed by the teacher or advisor. Teachers are not creators of students' grades. Talaga naman, hindi kami yung gumagawa ng marka o ng mga grades ng estudyante. Kami lang ang nagko-compute, nag-i-interpret, at nagko-compute ng average. Teacher is merely a recorder of students' grades and achievement. That's why you observe that at the end of the lesson. Teacher announces his or her student standing. Ano ba yung mga standing ng anak natin sa classroom? Ina-announce siya ng teacher hanggat maaari daily, ano? He even encouraged the whole class to clap their hands if someone gets the highest score. Kaya nga kung minsan after the class, sasabihin namin, sino nakakuha? Who got the highest score? So for example, meron kaming quiz, 1 to 20. Pinapataas namin yung mga kamay ng mga estudyante. Tapos, pagka nalaman namin kung sino yung nakakuha ng mataas na score, ay patatayuin namin saglit. And then, encourage namin yung mga klase niya na i-clap your hands. I-clap yung hands, no? At sa ganitong paraan ay mabuboost yung confidence ng estudyanteng nakakuha ng mataas na score at lalo niya pang gagalingan. Kaya ngayon, halos matapos na ang school year, ay sana magpasalamat tayo unang-una sa Panginoon na lumikha sa atin, sa Diyos. Pangalawa ay sa ating mga mag-aaral, magpasalamat tayo sa kanilang kasipagan. Magpasalamat ka, anak. Thank you. Thank you for being good in class. Thank you for being the best in class. Nak, salamat kasi hindi mo sinayang yung mga baong binigay ko sa iyo. Hindi mo sinayang yung mga magagandang gamit, magagarang gamit sa eskwela na binili ko sa iyo ng pasukan. Halos maubos ang aming budget para lang mabili namin yung mga uniform mo. Okay, ngayon, i-congratulate nyo sila. Okay, parents, thank you. Isa pang higit kong gusto pasalamatan yung mga magulang na nagsikap, nagtiyaga, at nagbigay pagpapahalaga sa kanilang mga anak. Congratulations in advance sa mga magulang natin na nagpa-graduate. Nagkaroon ng anak na nag-move up or umakit ng stage para sa moving up. Sa mga mapopromote, grade 5 magiging grade 6 na, grade 1 magiging grade 2. Congratulations! This is another portion of my life as a teacher. Again, this is just a portion. Hanggang pagsikat ng araw, hindi mapapalit.